Mon, ano yung tungkol dun sa ano? Dun sa ina? Ina mo dun sa kwento? Medyo yung The Diplomat Hotel kasi medyo psychological lang atake ng pelikula eh. So yung tungkol sa nanay ko, actually may flashback yun doon sa istorya na ginampanan ni Herman Tao, played by Joel Torre, na ginagamot niya yung supposedly nanay ko sa flashback, at ang way ng panggagamot niya hinahampas niya. Ito yung mga fake doctor o fake healer eh. So, dumaan ang panahon, tumanda na ako at umano na, nagbago na ang itsura dahil sa past, dahil sa pinagdaanan niya. So, nakita ko yung mother ko sa Diplomat Hotel na beggar na siya. Na hindi, syempre, hindi yan i-reveal sa pelikula. Ang bottom line doon, ang Diplomat Hotel kasi, ang gustong gawin ng director ay iparamdam yung feeling ng nasa loob ka ng The Diplomat Hotel sa Baguio, dahil ito ang pinaka haunted hotel sa buong Asia, baka hindi nga lang sa Asia, sa buong mundo. Very famous siya, naging tourist spot siya dahil sa mga kwento at dahil sa mga sabi-sabi tungkol sa hotel. Ang gustong talakayin ng pelikula, totoo ba yon, mga sabi-sabi yon o hindi. So yung tema ng pelikula, dadaling ka sa Diplomat Hotel kasama ng documentary crew played by Gretchen Barreto. At sa palagay ko, na-achieve namin yon. Yun ang importante, yung maramdaman mo, makita mo ang loob ng hotel. Para kang tinure ng pelikula sa loob ng hotel in a horror way. So, yung pamamalo ba ni Herman Tao, ito ba yung paraan niya ng panggagamot? Yes, actually. Ito yung the usual faith healer na sinasabi merong kang demonyo sa loob para lumabas, hinampas ng hinampas. At actually, yung part na yon ay psychological sa karakter ko. Nag-flashback siya mula sa isang tape recorder, nabuhay siya, at pumasok sa isip ko, naalala ko ang past ko, at pinagpapatay ko sila. Yun ang kwento. Sino yung babae na parang pasyente ng ni Herman Tao? Actually, nanay ko yon sa pelikula. Ano to ha, baka ma-spoil ang pelikula. Ito eh, isang ano lang, insider ano, interview. Ano ko yon? Nanay ko yon sa pelikula. At sabi ko nga, eventually, naging beggar siya. At naalala ko lahat yung nangyari doon sa basement ng hotel kung saan ginawa ni Herman Tao yung pamamalo o way ng panggagamot niya. Ito ho bang Diplomat Hotel ay totoong pangalan niya? Yes! Ang Diplomat Hotel ay totoong nag-exist. Ayon sa pelikula, ginawa siya ng 1910, tinayo ng mga pare at madre, ginawang kumbento, ginawang anuhan ng mga alagad ng Diyos, yung ginawang bahay ng mga alagad ng Diyos. Pero nung panahon ng Hapon, dumating sila at pinagpapatay lahat ng mga pare, pinugutan ng ulo, nirape ang mga madre, pinagpapatay. At mula noon, naging ano na siya, horror area na siya. Pero binili yan ng isang faith healer, ginawang hotel, at nung naging hotel na siya, nasunog siya noong 1970s, 25 ang namatay. At magmula noon, tinayo uli, at yung faith healer nga, dun nga ginagamot yung kanyang mga pasyente, at maraming namamatay. Maraming naka-check-in doon na hindi maipaliwanag, na tumatalon, nagpapakamatay, hindi mabilang, hanggang sa later on, pati si Herman Tao, hinuli na siya at tingin ko namatay na yata siya ngayon. Kinuha na to ng gobyerno ng Baguio at isa na siyang tourist spot para sa mga ghost hunting. Sa tingin niyo, paano ba nawala ang buhay ng Diplomat Hotel?
ano eh, nasunog ba ito? Nasunog, tapos ano, kusang ano na lang eh, kusang dahil nawala na nga yung may-ari, nahuli siya dahil sa fake niyang panggagamot, ano na siya, kinuha na siya, kumbaga inano, hindi siya nagbabayad din ng tax eh, so kinuha na siya ng gobyerno, at ngayon pag-aari na siya ng Baguio City. Mon, paano mo pinagandaan ang role na ito? Nung sinabi kasi ni Direk Chris at Castillo na gagawin namin yung film, binasa ko yung script, pinag-aralan ko yung karakter, ang pumasok sa isip ko, ang itsura ni Gani Turno, sobrang madilim ang pinagdaanan niya dahil nga dun sa kwento ng tatay at nanay niya. So ang itsura niya, sa imagination ko, haggard, kaya nagpapayat ako ng 40 pounds in 1 month. Pinanod ko yung sarili ko, nagpatanda ako, at yung posture ko, kuba all the time, mababa magsalita, matalinhaga, mahiwaga, at medyo may pagka-weirdo ng konti. Hindi mo malaman kung may tililing o depressed lang. So, yon. At the same time, hindi ako matatakotin na tao, kaya nung nagsushooting kami sa Baguio City, sa mismong Diplomat Hotel itself, ang lahat ng kasamahan ko naka-check-in sa hotel sa Baguio, syempre may accommodation kami. Pero ako, nag-stay ako sa mismo sa Diplomat Hotel, sa Ruins. So si Miss Gretchen nga, anong manghang-mangha, sabi niya, are you crazy? Bakit ka doon matutulog? Baka may mangyari sa'yo. Hindi, Miss Gretchen, okay ako. So I stayed there for 5 days para ma-motivate yung sarili ko. Maraming kwento. Merong isang parang natutulog ako, nagising ako, kala ko nagsushooting pa sila kasi may sumisigaw, may maingay. Pagising ko, wala na pala lahat ng sasakyan, pack up na pala. So sabi ko, sino yung mga sumisigaw na yun? Pero syempre, tanggap ko na eh. Ina-expect ko na may mga ganon. Kaya nilalakasan ko na lang yung loob ko. Madalas yung ubang ginagawa ito na bilang paghahanda sa isang role, kailangan mo ng immersion? Yes, noon ko pa ito ginagawa. In fact, nung bago pa lang ako nagsisimula bilang artista, ginagawa ko na itong pag-iba-iba ng itsura, paghahanda. One of my first films was Dugo ng Panday with Bong Revilla in 1993, I remember. Ganito kaikli ang buho ko. Nagpahaba ako ng buho, magpalaki ako ng katawan. Warrior, palabas na yung The Last of the Mohicans ni Daniel Day-Lewis eh. Haba ng buho ko, warrior ako. Pero after the film, nag-iba uli ako ng itsura, pero walang pumansin. Kasi syempre, baguhan akong artista eh. So, kung bago ka, iniiba-iba mo yung itsura mo, matagal kang maaalala ng tao. Kaya that time, hininto ko yan. Gumawa muna ako ng maraming pelikula. Nung sa palagay ko, medyo natatandaan na ng tao itsura ko as Mon Confiado, sinimulan ko na siya. At recently, nagagawa ko rin to sa mga independent films. Independent nga eh. So, isa dyan yung Captive ni Direk Brillante Mendoza. I played one of the Abu Sayyaf. Nagpaitim ako ng hindi makeup. Talagang nagpaitim ako. Nagbilad ako ng 4 or 5 days sa araw. So authentic yung pagkaitim ko doon, nagpatubo akong balbas. Hindi ako naligo ng siguro mga 5 days before the shoot. Napanood and the entire ito. Shooting, hindi ako naligo. So yung lagkit ng buho ko doon, yung baho ko doon, wala akong pakialam. Authentic. Hanep. Ganun. Yung pagbabos ba ng timbang, ay requirement ba ito para sa role mo sa Diplomat Hotel? Hindi. Ipinaalam ko lang sa director at inaprubahan niya. Binigyan ako ng laya ng director ni Direk Chris Ad Castillo na gawin yung nararapat sa palagay ko, sa thinking ko kung ano yung tamang look. Sabi ko, magpapapayat ako ng pinaka makakayanan ko. Ang target ko actually from 170 pounds to 120. Hindi ko na kaya eh. Kinapos ako ng 10 pounds. So dapat 50 pounds ang talagang iyaan ko eh. 40 pounds ang nagawa ko. Pero 2 beses ako nag-collapse sa proseso, napakahirap. May time na talagang iba eh, iba yung feeling ng hindi ka kumakain the whole day, tinitiis ko. Ang kinakain ko lang, one apple and one canned tuna and juice and maraming kape for the day.
The whole day, yun lang. Mga ilang araw kang nagbawas ng timbang? One month. Isang buwan yung proseso ko, nakadocu yan lahat sa Facebook ko. From day 1 to day 30. Kung gaano ko pumayat during that time. Sa limang araw ng pamamalagi mo sa Diplomat Hotel, na doon ka natutulog, ano ang mga nakita at na-observa mo? Yun nga, natutulog ako doon, meron ako narinig na maingay, nagsisigawan. Akala ko nga, nagsushooting pa sila. So, yun pala, pack up na sila. Isa yun. Unang pasok ko sa Diplomat Hotel, dala ko yung sasakyan ko. Mga 10 p.m. Dumating ako ng Baguio, 10 p.m. Pagpasok ko ng Diplomat Hotel, nagpaalam ako sa guard. Sir, ako po yung taga-pelikula. Dito lang ako matutulog para bukas ng maga nandito na ako. Sabi niya, sigurado ka. Kasi pag kanila ko itong pinto, wala nang lalabas. So, parang medyo kinabahan ako noon. Pero syempre, paninindigan ko na, dumiretso ako. Pagpasok ko pa lang ng Diplomat Hotel, nag-shut off yung makina na matay. Ayaw siyang mistart. Mga siguro mga 30 minutes akong nakabalandra. Hindi maayos ang parking. Papasok. So, start ako ng start, ayaw. So, ginawa ko, nagdasal ako. Sabi ko, pagpasensyahan yun ha, kasi ano lang, gusto ko lang talagang maramdaman yung pakiramdam ng isang takot na tao, dahil hindi ako matatakot eh. Pagbigyan niyo na ako, one click, kumandar. At naniwala na ako na may kababalaghan. So, the entire shooting, relax lang ako doon. Sabi ko, pagbigyan niyo na ako, makikituloy lang ako ng 5 araw. Wala naman akong masamang intensyon. Sa palagay ko, pinayagan naman ako, wala namang masamang nangyari. Pero sa mga crew namin, sa mga co-actors namin, napakaraming kwento ng experience. No, during the first day ng shooting, ang bilin sa amin ni Miss Gretchen, ng producer namin, ng director namin, walang magkikwento kahit anong ma-experience nyo sa Diplomat Hotel dahil si Miss Gretchen masyadong matatakotin. So walang nagkikwento. Pero after the shoot, after 5 days, grabe. Ang daming kwento, as in, sa buong, kanya-kanya. Sa buong pelikula, ano ang pinaka-paborito mong linya? Ang pinaka-paborito kong linya o eksena? Isa sa pinaka-paborito kong eksena nung ina-explain ko kay Miss Gretchen ang tungkol sa Diplomat Hotel dahil nandun ang laman ng buong pelikula. Ang pinaka-paborito kong linya, yung sinabi kong, sa maniwala man kayo, hindi. Siyang kaluluwa ng kaluluwa. Sa maniwala man kayo o hindi, may buhay ang hotel na ito dahil marami siyang kinuha ng kaluluwa. Last question, Mon. Sa buong pelikula, anong isang karanasan ang hindi mo malilimutan? Well, sa buong pelikula, lagi ko naman tinetreasure dyan yung ano eh, yung bonding, yung samahan. Yung pelikula kasi mapapanood mo yun eh. Pero ang hindi mo alam yung experience namin nung sinushoot namin ng pelikula nito. So, yun, tina-treasure ko yun. Hindi ko yun makalilimutan. Maliit lang ang cast namin. Walang pasaway. Nag-enjoy kami lahat. Masaya kami. Maraming pagkain. And that's it. Yun lang naman ang trabaho natin. Gumawa ng pelikula at maging masaya. Thank you.